What is up guys? Jed here. So medyo matagal-tagal tayong hindi nakapag-vlog, ano? Gawa nga ng lockdown dito sa amin. But ganun pa man guys, mag-vlog pa rin tayo, ano? Teka lang kuya. So for today's vlog guys, may bibilin tayo na pyesa para sa ating Raider 150. For sure guys, makikita nyo ito sa aking title. Pero for now, hindi ko pa alam kung anong bibilhin ko. Magpapalit ako ng single shifter. Hindi naman sira tong shifter ko guys. So dalawa yung options ko guys. It's either yung Noi or NUI na shifter, yung pang tie look. Yan. Tsaka yung Racing Boy na single shifter S4. Yan. Actually guys, matagal ko nang gustong mag single shifter. Eh kaso, yung pang tie look na shifter, wala akong tiwala. Tapos, yung Racing Boy naman na shifter, single shifter, first model ng single shifter ng RCB, medyo magkadikit yung sa passenger foot pegs. Tapos, siguro walang masyadong bumibili nun. Ang ginawa ng Racing Boy, pinaiksi nila yung single shifter. More on like touring. More on like touring siya guys. Yung single shifter nila dati, pang racing-racing. Kaya medyo mataas. Sana makakahanap tayo dito ng Racing Boy na single shifter. Pag walang single shifter na Racing Boy, wala tayong choice guys. Sa Shopee ako bibili. Or yung pang tie look. Patay na. What's up guys? Hindi ito same day ano nung first part ng video na to. Noon pa yung isang araw, medyo na busy kaya hindi tayo nakapaghanap. So ngayon na lang guys. So nakita natin si RJ. Hindi ko pa to. RJ! Hoy! Dito shop number 1 tayo guys. Wala pa daw sa kanila guys. Shop number 2. So parang pahirapan tayo guys. Photo. Kita nyo guys, 4-2. Tang SRP lang na single shifter na RCB 3-7. Oh, may Bawshi sila guys. Pero di ko trip yung Bawshi na shifter. Shop number 5 guys. Mission failed. Hindi tayo nakahanap. May shop na isa na nagbebenta. Kaso overpriced. Guys, wala tayong choice. Sasabi na lang tayo bibili. Okay guys, it's a prank. So hindi na tayo order sa Shopee. So may chinat ako guys na shop dito sa amin. Tapos isa na lang natira guys. Black na lang yung isang natira. Kaya no choice guys. Maganda rin naman yung black guys, pero habang tumatagal nagfe-fade yan. Liquid Sosa ko na lang din if mag-fade na, di ba? So buti na lang guys yung shop na puntahan ko ngayon. 3.7 lang yung price nila. SRP ng Racing Boy. Kaya goods na goods guys. Meanwhile, so nandito na tayo guys. Kakabukas lang. Yan, ito yung shop nila.
Oh Lord, y'all go made another one. Natin guys, yan lagay muna natin sa Johnsport ang pambansang bag. Yan. So ngayon guys, uwi na ako tsaka ikakabit na natin to. So guys, ito na yung ating shifter. Yan. So, nabili natin siya sa halagang 3,700. Yan. Yung stock guys. Oh Lord, y'all go made another one. Yan, may free sila na snack. Oh Lord, y'all go made another one. Oh Lord, y'all go made another one. Oh Lord, y'all go made another one. Meanwhile, Oh Lord, y'all gon' made another one.
made another one. So guys, ayun nga, nakabit na natin na may mga issue. Yung una guys, yung pinaka-common talaga, yung Kickstarter, siguro sa carb lang ata, kasi sa FI, sakto naman, dito sa carb kasi, medyo iba. Tapos yung isa, preno, hihina daw or ano, pero itong sa akin guys, wala talagang preno. Yung kanyang brake master guys, nakatagilid. So may posibilidad guys na hihina or wala talagang preno. So far guys, parang nanibago ako. Kasi sabi ko nga yung S2 ko na shifter, medyo mataas. So dito sa single shifter, medyo mababa. Tsaka yung kanyang apakan guys, maiksi lang. Hindi kagaya nung ano, S2 or mga full shifter. Pero dito sa single shifter na to, maiksi lang. Pero good lang naman guys, kasi napaka simple lang tingnan. Baga rin naman sa bar end ko, ito yan, baga rin siya guys. So hindi masyadong halata kasi nga black lang. Papakita ko sa inyo guys, yan, diba guys, napaka simple lang. O ang kayang silver lang is yung rod nya, ito lang yung silver na kulay. O, so far guys, good naman. Tsaka malambot din to guys. Naka-state na siya sa kanyang gear. Yan, kung makikita nyo. Kung sa mga review, sabi nga nila matigas daw, tapos mahirap yung gear. Matigas talaga guys pag yan is nakatabingi. Dapat straight lang siya guys sa kanyang gear. Yan. Same lang yung parang rekta. Yung gear lang yung nandito. Wala nang rod. Ito yung sinasabi ko na hindi siya plug and play. Hindi talaga siya plug and play guys. Dito. Papakita ko lang sa picture guys. Ayan, diba guys, pag itong washer lang ng racing bull yung ginagamit mo, nakatabingi yung brake master. Issue ng iba, mahina daw yung preno, or sa akin wala talagang preno. So ngayon guys, meron na. Ayan, but ganun pa man guys, satisfied naman ako sa product na to. So yan guys, goods naman diba. Pag galing ka ng nakarekta yung gear guys, medyo malilito ka talaga. Pero sanayan lang ngayon guys. So katagalan guys, masasanay rin. So dito ko na natatapusin yung vlog ko guys. At sana nakatulong. Ride safe. Peace out.